شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن قيم في كتابه أيضا والزاد والمعاد: وأصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار، وبعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bago lahat tayo magsimula sa pagdakila, sa pagsambit sa ngalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang pangalan tayo nagsisimula, at tayo nabibigay pugay sa kanyang muling sugo na si Muhammad na ang pagpapala ni Allah sa mga kapayapaan, sa kanyang kapamilya, sa kanyang kapanalig, at sinuman ang nagsisunod sa kanya at magsisunod pa hanggang sa huling araw. So, yung pansinabi ng Propeta Muhammad SAW, ganun din ang binanggit ni Imam Ibn Qayyim sa kanyang kitab na Zadul Ma'ad: ang pinakamainam na salita ay ang aklat ni Allah, at ang pinakamainam na gabay ay ang gabay ni Propeta Muhammad na ang pagpapala ni Allah sa mga kapayapaan. Tunay ang malalang bagay ang mula sabi-sabi, at lahat ng sabi-sabi ay imbento, at lahat ng imbento ay kaligawan, at lahat ng mga ligaw ay uhulog ni Allah sa apoy ng impyerno, nawa ay ilayo tayo ni Allah patungkol dito. Tayo po ay nasa kasapa rin ng serye ng pagtalakay patungkol sa Ramadan, at tayo ay tumungo doon sa bab o paksa, no, ang tinatalakay nating aklat ay ang aklat ng Riyadus Salihin o Shar ng Riyadus Salihin na inuulat ng may akda na si Imam An-Nawawi rahimahullah wa ta'ala, na kung saan ito naman ay pinaliwanag sa atin ni Sheikh Salih Al-Utaymin kahabaganawa siya ni Allah. Tayo ay nandun sa paksa na kahigitan ng sahur o suhur, ito pinaliwanag natin, no? Tayo ay naputol doon sa usapan patungkol doon sa kung paano ang pag-uugali ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa pagsasagawa niya ng sahur o suhur at ang pagdarasal niya ng Salatul Fajr. No? Sinabi natin na sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi doon, "Fakulu washrabu hatta yu'addinu ibnu ummaktum." Ito ay naiulat nasa sahih hadith, no, nasabi natin na pinag-utos ng Propeta Muhammad na ang pagpapalala ng mga kapayapaan, kumain kayo hanggang magtawag si Ibnu Maktum. Na sinabi natin na nakaraan, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pagpapalala ng mga kapayapaan ay mayroong dalawang tagatawag, mayroon siyang dalawang muaddin kapag tawag ng pagdarasal. Ito si Bilal at ganoon din naman si Ibnu Maktum, no. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayo ay kumain at uminom hanggat sa hindi tumatawag ng adan si Ibn Maktum. Kasi si Ibn Maktum, sabi natin siya ay bulag, siya yung humingi ng permiso sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siya ay manabi yung salamin. Na siya ay huwag magtungo ng masjid dahil siya ay bulag. Pero ang tanong sa kanya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naririnig mo ba yung adan? At sabi niya, naam, so ito ay sagutin mo. Ngayon, sabi natin, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong titigil ng pagkain at pag-inom, no? Hanggat hindi nag-aadan si Ibn Maktum. Dahil ba, sinabi natin, siya ay bulag at hindi siya mag-aadan para sa hujat na pagsapit ng padyar hanggat di sinasabi sa kanya na padyar na, no? At sabi pa ng ating butin siyang nakaraan, dito tunay na nalinawan natin kung ano yung binanggit ni Zaid bin Thabit na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pag-ugali, sa kanyang sahur o suhur, at sa pagdarasal niya ng padyar. Sabi natin, no, ayon kay Zaid bin Thabit, sila ay nagsahur sa harna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumma qamu illa sala. Sila ay nagsahur kasama ng sugo ni Allah na ang pagpapawalan ni Alis mga kapayapaan. Sino sila sa ito? Si Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Si Zaid bin Thabit, sabi natin, isa siya sa mga kinuha bilang kasama, no, inatasan siya ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ng pagkatapos umao ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi natin mayroong digmaan na nangyari sa Yamama, no, at doon namatay ang 70 Hafaza, mga nakaka-memory ng Quran, hanggang sa hiniling ni Umar ibn Khattab kay Abu Bakr as-Siddiq na ipasulat yung Quran.
sabi natin, mayroong mga inatasan na tao, si Abu Bakr Sadiq, para pamunuan yung pagkukompile ng Quran o pagsasama-sama ng Quran para ito ay gawing mushaf. Sabi natin, ito ang dahilan kung bakit tinawag ang Quran bilang mushaf. Sabi natin, bilang kitili ni Imam Ibn Qayyim, na pinangalanan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala o tinawag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Quran bilang sa 55 katawagan. Pero yung mushaf wala doon. Saan nanggaling yung katawagang mushaf, no? Kung natandaan niyo, itinakin natin, no? Ito ay nanggaling nang maikumpal yung Quran. Kasi nga nagkaroon ng digmaan, 70 sa mga nakakimemorya ng Quran ang namatay. So, sa pangamba ni Umar ibn Khattab na baka maubos yung nakakamemorya ng Quran mula sa mga sahaba, kalibdanawan lahat sila ni Allah, ay humiling siya kay Abu Bakr na ba't hindi natin ikumpal yung Quran hanggang sa gabayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala pumayag sa Abu Bakr at ito ay pinakumpal niya. At isa si Zaid bin Thabit, no? Zaid bin Thabit itong sahabi na ito, kalibdanawan siya ni Allah, na inatasan ni Abu Bakr as-Siddiq para sila ay mag-compile ng Quran, no? Ito ang isa sa mga kasaysayan o istorya na patungko kay Zaid bin Thabit. Sabi natin, Zaid bin Thabit, minsan nagsahur kasama ng Rasulullah SAW, sabi niya, pagkatapos nila magsahur, tumayo sila at nagdasal ng Salatul Fajr. Dito, makikita natin ayon sa butihing siya kung paano ang pag-uugali ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kung paano siya nagsahur. Siya ay nagsahur, sabi natin, no? Na pagkakain niya, tumayo siya, nagsala ng Fajr. Dito nakita natin kung gano'ng kalapit yung pagkain ng sahur at saka yung adan ng Fajr, no? Sabi, pagkakain ng sahur, siya ay nagsala ng Fajr, no? Subhanallah. At sabi natin, ayon pa sa ating butihing sheikh na binanggit ni Zaid bin Thabit o Zaid bin Thabit radiallahu anhu na ang pagitan ng kanilang pagkain at pagtayo na papunta sa pagdarasal ay, sabi niya, ay higit kumulang na ikaw ay nagbasa ng 50 versikulo ng Quran. At ayon sa ating butihing sheikh, Al-Uthaymeen rahimahullah, na ito ay higit kumulang maaaring 10 minuto, 15 minuto kung babasahin yung Quran at tartila, ibig sabihin hindi nagmamadali yung pagbasa, no? Sabihin natin dito, Wallahu ta'ala a'alam. At ayon pa sa ating butihing sheikh, ito ay nagpapakita sa atin na ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, no, isinasagawa niya yung pagkain, no, na malapit sa Fajr, at pagkatapos sinasala niya ang Salatul Fajr sa tama nitong oras, hindi pinapahuli. Sabi natin, no, na ito ay kabaliktaran sa ating kapanahunan. Kakain sila, tapos natutulog, tapos minsan nalilipasan na yung sahur, nalilipasan pa yung sala ng Fajr, waya de wila. Tatayo na lang kung kailan na papasok sa trabaho, waya de wila, no? Okay, pangalagaan tayo ni Allah patungkol sa pabayaan to. Tandaan natin ang sala, ang unang ang tanong sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa yawmul qiyamah, no? As-sala, no? Yung sala, ito ang awul su'al, ito ang unang tanong sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa yawmul qiyamah. Kaya huwag natin ito pabayaan. Pagkatapos, no? Sabi natin, ayon sa buting isya, kaya walang dahilan, walang iskapo, walang takas ang isang Muslim o Muslima para iwanan yung gawaing sahur. Dahil natutunan natin kung paano sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa kanyang winika, no? Sabi na tayo magsahur pa inda sahur baraka, no? Sa pag-aaga, pagkain natin ang agahan bago tayo magsimula na ayuno, dito ay mayroong biyaya. Subhanallah, tinlaki na natin ito. Panoorin na lang yun, nakaraang video para dun sa biyaya na inilaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa pagkain natin ng sahur. Sabi natin, no, ang pagkain ng agahan, tunay po na ito'y mabiyaya, no? Ano yung biyaya na yun, panoorin na lang yung nakaraang video. Kaya walang dahilan, walang lusot, walang katwiran sa Muslim para iwanan to, no? Na, ngayon tayo ay papasok ngayon, tutungo tayo dun, patungkol sa mga masail, sa mga issue. Sabi natin, pag issue, may tanong, kailangan itanong siya, no? Ito yung mga issue, mga katanungan ng awam, ng general Muslim sa atin, no? Tinatanong nila, no? Katanungan, ang karamihan sa atin. Sabi niya, ano ba yung tamang oras ng sahur o agahan? Kasi sabi nga natin, ayaw nga kasyaksali, lautay, mirahmola, ito ay halbilihal, ito ay sa sitwasyon o naayon sa sitwasyon. Okay? So, ngayon ang tanong nila, saan ba pwedeng magsimula ng pagkain ng sahur? Kasi sabi natin, ito yung bagay na nag-iiba sa atin sa mga ahal kitab. Ayon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khaliful Yahud na Nasara, umiba tayo, no? At tinalakay natin, isa to sa kaibahan ng Muslim sa isang ahal kitab, sa sama ng aklat, yung pagkain ng sahur, no? Ngunit ayon sa mga mupasiro, ng papaliwanag ng Islam, no? Na ang oras o simula ng oras ng pagkain ng sahur, sabi natin, ay mula sa kalagitnaan ng gabi. Sabi natin, merong unang bahagi ng gabi, pangalawang gabi, at
huling bahagi ng gabi o pangatlong bahagi ng gabi. So ayon sa kanila, yung sa gitna, no, sa pagitan, no, nung una, pangalawa, pangatlo, sabi natin sa 1.5 part ng night, no, ay ayon sa kanila, dito nagsisimula yung pagkain ng sahur. Okay? Sa pagkain ng sahur. Kasi sabi natin, ang mga ahal kita, mga sama ng aklat, ayon nga sa ulat, ayon sa paliwanag sa atin, sa unang bahagi ng gabi sila kumakain, hindi sila kumakain sa huling bahagi. Sa mga pagha, ayon sa mga pukha, sabi nila na ang sahur ay nag-uumpisa dun sa pagkatapos ng kalahatian ng gabi. Sabihin doon, sabihin natin, maaring sa isang kalahating bahagi ng gabi, pwede kang magsimula pagkain ng sahur, no? Na. Ngunit, ayon nga sa ating butihin chef, mas inam na ito ipahuli. Kasi sabi nga natin, ito ay halbin-halb sa sitwasyon. Kasi limba, sabihin natin na, kasi kapatid, alam mo, maaga yung pasok namin, eh, no? No? Sabihin natin, no? Limba, tulad-tulad nila direct, no? Sabi natin, pagising ng padyar, hindi na sila natutulog. Didiretso na sila pasok sa trabaho. So, kakaunti yung kanilang tinutulog. Tapos, meron pang iba sa atin. Sabihin natin, kapag sila ay nasa Middle East, no? Sabi natin, sa mga bansa o kabayanan ng Muslim, no? Karamihan dito, ang duty nila nahahati. 4 days sa umaga, 4 days sa gabi. So, papasok sila na maaga, uuwi ng tanghali. Tapos, babalik na naman ng gabi para magtrabaho. So, putol-putol yung kanilang panahon. So, ginagawa nila, pagdating, itinutulog na lang. Okay? Para naman makabawi, para meron silang lakas sa pagpasok. So sabi natin, ganito ang Islam, alhamdulillah, no? No? Masyaallah, tabarakallah. Sabi natin, no? So, ito ay depende sa sitwasyon. Kaya ayon sa ating mga mupasin o papagod, nagpapaliwanag ng Islam, pagkatapos ng kalahatian ng gabi, ay pwede na silang, ito ang, sabi natin, ang panahon na pwede na silang kumain ng kanilang sahur, no? Kasi nga kung halimbawa gano'n ang sitwasyon na nabanggit. Ngunit, ayon sa kanila, na mas inam na ito ipahuli. Dahil ito ang napatunayan sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi natin, meron mo na iulat kay Anas, no? Anas, ang Zaid bin Thabit, radiyallahu anhu, o anhuma, kal, tasaharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma kama illa sala, wa kultu kam baynahuma, al-adan wa sahur, faqala qadaru 50 aya rawahu al-Bukhari. Sinasabi ni Anas, no, mula kay Zaid bin Thabit, yung binanggit natin yung nakaraan, na kung saan kumain sila kasama ng sugo ni Allah na wang papalin ni alis mga kapepaan, pagkatapos ng kumain tumayo sila. So ito yung pinaka magandang timing o panahon ng pagkain ng suhur, yung huling bahagi na kung saan pagkatapos mo ng suhur tatayo ka, magsasala ka ng padyaw. Ngunit sabihin nga natin, ito ay depende sa sitwasyon. Kung ang mga sitwasyon na nabanggit, tulad ng binanggit, na tinanong pa sa mga nauna sa atin, sa mga scholar natin, no, na ayon sa kanila na ang pagkain ng agahan, ng sahur, eh pwede nilang gawin pagkatapos sumapit yung kalahatian ng gabi. No? Sabi, pagkatapos na pwede na kami mag-start ng sahur. Kung halimbawa ito ay nagbibigay ng kabigatan, kahirapan sa kanila dahil sa kanilang mga trabaho o kalang sitwasyon. No? Sabi natin, ganito ang Islam, di ba? Kapag sumisikip yung sitwasyon, no? Lumuluwag para sa kanila yung mga option nila. Mashallah, tabarakallah, no? So sabi ng ating mga pukha, pwede siyang kumain after ng kalahatian ng gabi. Kung ganito yung mga sitwasyon na binanggit, no? Kaya ayon sa mga mapasirun, rahimahumullah, ang dapat nating matutunan mula doon sa hadith ni Zaid bin Thabit, kalugdan na wasya ni Allah, na mustahab, no? Sabihin natin, mustahab na ito ipauli. Sabi, pag kumain ka na maaga, hindi ka naman nagkakasala. Ngunit kung ito ay ipahuli mo, mas malaki ang biyaya. At hindi mustahab na ito ay gawing maaga. Pero again, ulitin natin, ayon sa ating pasiron, pinaliwanag din sa atin yun, ni Saksal al-Taymin, rahimahullah, na ito ay halbilhan, depende sa sitwasyon. Kung yung mga sitwasyon na nabanggit ay ganun, merong kabigatan, merong pahirap sa kanila, ito ay pwede nilang gawin na maaga para makatulog sila, no? No? At inshallah, pagising nila, bago mag-adan, o kung may gigising sila, o mag-alarm sila, bago mag-adan, umain sila kahit konti, kahit tamar lang, no? Para masunod lang yung sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ibilang nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabutihan nito. Okay? So, naunawaan? Alhamdulillah. Sa kasunod na tanong, no? Tinatanong din ng mga awam, no? Na ayon sa kanila, brother, meron bang dua? No? Meron ba raw dua? No, kapag sila kakain ng hanggaan, no, meron bang dua, meron bang special na dua doon, no? Ayon sa mga pasuron ulit, ayon sa mga nagpapaliwanag ng Islam, ang masahur palaysa hunaka dua kasa, na sabi nila na wala daw special na dua na binanggit mula sa katibayan na mayroong special na dua para doon sa sahur, no? O kaya ng mga bagay na pinag-utos
mula sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isipin, wala tayong katibayan na nakita na mayroong special na dua para sa sahur, di ba? Ngunit ang itinuro sa atin dito na ang dua na ang gagawin natin bago tayo kumain ng sahur ay magsabi tayo ng bismillah. Yes, no? Pagkatapos natin kumain ng sahur, sasabihin natin ang alhamdulillah. So ito po ang mga naiulat, no? Na naiulat mula sa hadith, no? Ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago kumain, sabi natin kul bi yamina, kumain ka sa kanang kamay at sabihin ang bismillah. Pagkatapos naman, sabihin ay alhamdulillah. Okay? Ito po ang mga naiutos. Sabi pa ng ating mga pukaha, no? Naiulat din sa mga rawi, sabi natin isa dito yung hadith sa Qudsi. Nasabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Napaliwanag doon, no? Sabi nila ayon sa mga pukaha na sino man yung magpahuli ng suhur hanggang sa ikatlong bahagi ng gabi ay nakukuha din yung oras ng pagbaba ni Allah tabaraka wa ta'ala, no? No? Waqt nuzulu, no? Allah subhanahu wa ta'ala, no? Sabi ng ating mga pukaha na bumababa si Allah subhanahu wa ta'ala sa ikatlong bahagi ng gabi, yung huling bahagi ng gabi bago magmadaling araw, bumababa si Allah subhanahu wa ta'ala sa sama o dunya, sa kalangitan ng mundo, sa first heaven, no? Kung saan ang mga dua sinasagot. So, ibig sabihin, mustahab na magdua, no? Pero walang naiulat mula sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroong special na dua para doon sa sahur. Ngunit yung timing na yon na third part of the night, kung saan dito tayo nagsasagawa ng salatul tahajud, no? Salatul tahajud, no? Dito tayo nagsasagawa. Sabi nga natin, kapag Ramadan, dito tayo nagsasagawa ng qiyamul layl, no? Yung third part of the night, dito bumababa si Allah subhanahu wa ta'ala papunta sa sama'ud dunya. Masahin natin yung hadith, no? Paanan Abi Huraira radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kal, yanzilu Rabbuna tabaraku wa ta'ala kullu laylatin illa sama'id dunya, hina yawaga tulatan layl, wa akhira yakulu, man yad'uni pastajiba lahu, man yas'aluni wabil akhir hadith, no? Ito ay naiulat mula kay Bukhari at Muslim. Isinaysay ni Abi Huraira, kalugdanawa siya ni Allah, na ang sugo ni Allah na ang pagpapala ni Allah sa mga kanyang kapayapaan, nagsabi, ayon sa propeta Muhammad SAW, bumababa ang ating Panginoon, Azza wa Jalla, ang dakila, ang kataas-taasan, gabi-gabi sa kalangitan ng mundo, sa mga dunya, no? Sa unang bahagi, o unang kalangitan, no? Na kung saan, tinawag itong sa mga dunya, no? Sabi doon, si Allah subhanahu wa ta'ala ay bumababa gabi-gabi sa kalangitan ng mundo sa ikatlong bahagi ng gabi. Ikatlong bahagi ng gabi. At ito ay nagsasabi si Allah subhanahu wa ta'ala, hadith al-Qudsi, sinabi natin, no? Sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, no? Sino ang tumatawag sa akin ay sasagutin ko. Sino ang humihingi sa akin ay bibigyan ko. Sino man humihingi ng kapatawaran ay patatawarin ko. Subhanallah, ito ang isa sa mga fadail. Ito ang isa sa mga fadail, kahigitan ng salatul tahajud, yung pagtayo sa huling bahagi ng gabi bago ang fajar, no, yung third part of the night. Bakit? Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bumababa si Rabbuna Jalla wa Ala, no, ang ating Panginoon, ang dakila, ang makapangyarihan, ang kataas-taasan sa kalangitan ng mundo, na kung saan si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsasabi, sino yung nananawagan sa kanya, sasagutin niya, sino humihingi sa kanya ay bibigyan niya, at sino humihingi ng kapatawaran, patatawarin niya, subhanallah. Kaya ito ang isa sa mga pinapayo natin sa ating mga kapatiran, una sa ating sarili, sa ating pamilya at sa ating mga kapatiran. Nangangailangan kayo, kung kani-kanino kayo humihingi, ba't hindi kayo humingi sa isa, sa nasa kaibabawan ng langit, no? Na makapangyarihan sa lahat. Di ba? Karamihan sa atin, no? Umaasa lang sa tao, pero nakalimutan nila na mayroong isa na nasa kaibabawan ng langit. Na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa aya, sa Surat al-Baqarah, إِذَا فَأَسْأَلَكْ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي غَرِيبٌ, no? Kung tanungin ka o Muhammad ng aking alipin, patungko sa akin, sabi niya ako'y malapit. Subhanallah, no? Yung mga tao pa nangangailan, iisip pa yung taong malayo. Pero si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi siya'y malapit. At ano, ang panahon, timing na pinakamaganda na tayo humiling kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito po, binanggit na sa hadith. Na siya ay bumababa sa kalangitan ng langis sa pangatlong bahagi ng gabi at sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sinong humihiling sa kanya ay kanyang pagkakalooban. Subhanallah. Sino nananawag ang sasagutin niya? Sino humihingi ng kapatawaran ay patatawarin niya. Allahu Akbar. No? Kaya ang mga Muslim, pinapayan natin sa ating sarili bago man sa iba, lingon-lingon muna tayo sa Quran at Hadith, no? Bago tayo tumanaw sa malayo. Ito po ang sagot sa ating mga pangangailangan. Alhamdulillah. Lalo ngayon sabi natin, palasak ang
ang epidemya sa paligid, no? Subhanallah, no? At hindi natin hilingin kay Allah subhanahu wa ta'ala, no? Sa pagsasala natin ng salat at tahajud. Subhanallah. Sabi nga natin, kung marami tayong hihiling kay Allah subhanahu wa ta'ala, no? Tingin nyo ba hindi tayo pakikinggan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Samantang si Allah subhanahu wa ta'ala na nagsabi, ayon sa bila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya bumawa, sino humihiling sa kanya, pagbibigyan niya, no? Sino nanawagan sa kanya, sasagutin niya. Sino humihiling kapatawarin, patatawarin niya. Subhanallah. Subhanallah, no? Kaya ayon sa ating mga pasirun, no? Kaya pinapayo nila na pagyud, payadru'u fi hadhihi alwaqt, na tayo manalangin sa panahon na yun, sa third part of the night, kung tayo ay magsasahur, no? Hindi tayo magdudua na yung dua niya special dun sa ating sahur, hindi. Tayo'y magdudua kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil dun sa panahon na yun, na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Allah subhanahu wa ta'ala ay bumababa sa sama o dunya sa unang layer ng kalangitan, na kung saan siya ay nagwiwika. Sino yung tumatawag sa kanya? Sagutin niya. Sino humihiling? Pagbibigyan. Sino humihiling ng kapatawaran? Patatawarin niya. Subhanallah, no? Ito ang ating kasad o yung nilalayo natin dito. Kaya tayo magdudu'ad sa ano na yon, sa timing na yon, dahil yon ang panahon na bumababa si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung dua para dun sa sahur. Walang dua po para sa sahur. Sa sahur lang, no? Ang gagawin natin bago mag-umpisa, sabihin natin, sabihin ng Pet Masa, kulu biyamina, kumain tayo sa kanan, at sabihin natin, Bismillah. Pagkakain, sabihin ng Alhamdulillah. Okay? So isa to sa huling tanong, inshallah, no? Bilang tanong, sabi nun, maaari bang tawagin ang agahan o maaari bang tawagin agahan ng o sahur kung ang isa ay uminom lamang ng tubig? Kasi minsan nangyayari to, no? Kaya mahirap yung masyad time prejudice, no? Sabihin, naku, hindi ka nagsahur. Mali yung fasting mo, no? Ingat tayo, no? Ingat tayo. Kasi may mga taong ganun, hindi ako nagising eh, no? Kaya hindi na ako nagsahur. O kaya malapit ang adan eh, kaya uminom na lang ako ng tubig para at least may lamang yung tiyanko. O kaya uminom siya ng maraming zamzam. So itong bagay na ba to ay masasabi natin na sahur, no? Ingat tayo, no? Kaya itong mga bagay na to dapat tanungin natin sa mas nakakaalam sa atin, no? Galaw to sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, fa'as'alu ahli dikri in kuntum la ta'lamun. Tanungin natin yung mga taong mas maaalam sa atin sa mga bagay na hindi natin alam. Huwag tayong basta bibigyan lang tayo ng sagot na out of nowhere, no? Hindi naman tayo kabilang sa mga ahlul kalam, no? Sino yung ahlul kalam? Sinasabi naman po, ha? Yung mga salita lang ng salita, wala namang pinanggalingan, walang katibayan. Sabi nga naman po, ha? Ano? Al-Islam magniyun al-dalil. Itong Islam nakatungtong to sa ebidensya, no? Kaya sabi, itong bagay na to ay pinarating, ang tanong na ito ay pinarating, pinaabot kay Sheikh Saleh Muhammad bin Al-Uthaymeen rahimahullah, no? Tinanong si Sheikh, no? Ang ating Sheikh, butihing Sheikh rahimahullah, tinanong siya, rahimahullah, sabi niya, matatawag bang sahur kung ang isang tao ay walang makitang pagkain, uminom lang ng tubig? Kaya niyo, tanong ng butihing Sheikh, no? Sabi ni Sheikh Saleh Uthaymeen, ito ay matatawag na sahur, no? Uminom ka lang ng tubig, wala ka kasing makain, no? Ayon sa kanya, ito rin matatawag na sahur. Subhanallah. Bakit? Ano ang binanggit niyang sitwasyon dito? Kung yung tao walang makain, no? Kaya nga sabi natin doon sa larawan, di ba? Pagbukas mo ng rep, walang pagkain. No? Sabi niya natin, ito ay hal bilhal, no? Sabi natin, pagdating mo sa trabaho, dahil sobra ang pagod mo, no? Naghubad ka ng damit, no? Sabi natin, tapos ikaw ay nagsala ng witer, tapos natulog ka na. Hindi mo na naalala, bumili ng pagkain mo para sa sahur. Okay? Dahil sa pagod mo, no? Sabi nga natin, dahil mabigat ang trabaho, maaaring taga-tulak ng barko sa pier o taga-hatak ng eroplano sa airport, no? Kaya sobra pagod, pag-uwi, hilata, tulog na. No? Tapos, nag-alarm siya, o sabi natin, may gumising sa kanya, halimbawa, no? Tapos mag-aada na. Anong ginawa niya ngayon? Minum na lang ng tubig. O kaya pagbukas niya ng refrigerator niya, walang laman. No? Ano ang nandun? Tubig. No? Taas at baba, loob, ilalim, no? Puro lang tubig. Walang pagkain. So sabi ni Sheikh Saleh Uthaymeen, kung ganito ang sitwasyon, yes, maaari nating tawagin na yung paglagok o pag-inom niya ng tubig, ito, inshallah, ay pwedeng tawagin sahur o mapabilang sa gawain sahur. Mashallah. No? Ang ating Sheikh, butihing Sheikh, rahimahullah, tinanong siya, rahimahullah, sabi niya, matatawag bang sahur kung ang isang tao ay walang makitang pagkain, uminom na lang ng tubig? Kaya niyo, tanong ng butihing Sheikh, no? Sabi ni Sheikh Saleh Uthaymeen, ito ay matatawag na sahur. No? Uminom ka lang ng tubig, wala ka kasing makain. No? Ayon sa kanya, ito rin matatawag na sahur. Subhanallah. Bakit? Ano ang binanggit niyang sitwasyon dito? Kung yung tao walang makain, no? Kaya nga sabi natin doon sa larawan, di ba? Pagbukas mo ng rep, walang pagkain. No? Sabi niya natin, ito ay hal bilhal, no? Sabi natin, pagdating mo sa trabaho, dahil sobra ang pagod mo, no?
naghubad ka ng damit, no? Sabi natin, tapos ikaw ay nagsala ng witr, tapos natulog ka na. Hindi ka na, hindi mo na naalala bumili ng pagkain mo para sa sahur. Okay? Dahil sa pagod mo, no? Sabi nga natin, dahil mabigat ang trabaho, maaaring tagatulak ng barko sa pier o tagahatak ng eroplano sa airport, no? Kaya sobra pagod, pag-uwi, hilata, tulog na. No? Tapos, nag-alarm siya, o sabi natin may gumising sa kanya, halimbawa, no? Tapos mag-aada na. Anong ginawa niya ngayon? Minum na lang ng tubig. O kaya pagbukas niya ng refrigerator niya, walang laman. No? Ano ang nandoon? Tubig. No? Taas at baba, loob, ilalim, no? Puro lang tubig. Walang pagkain. So sabi ni Sheikh Salih Taymin, kung ganito ang sitwasyon, yes, maaari nating tawagin na yung paglagok o pag-inom niya ng tubig, ito, inshallah, ay pwedeng tawagin sahur o mapabilang sa gawain ni sahur. Mashallah. Kaya huwag tayong basta hatol lang hatol na sabihin niyo, uy, naku, mali yung fasting mo kasi hindi ka nagsahur. No? Subhanallah, no? Ito ang sagot ng ating butihin Sheikh. Ano ang ginamit yung dalil katibayan patungkol dito? Subhanallah, no? Ayon sa kanya, dahil sinabi sa hadith, na ulit sa isang salisay o hadith, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فطر أحدكم فليفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمرتين no او تمرين no فإن لم يجد حسس السواتل من الماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sinabi ng sugo ni Allah na ang pagpapala ni Allah sumakanya at kapayapaan kapag magtatapos sa inyo ang isa sa inyo ng pag-aayuno isa ba maglalago tayo ng pag-aayuno no ay kumain siya, mag-iftar na tayo, sabi, no? Ay kumain tayo ng manibalang na datiles, no? Yung manibalang, sabi natin, ito yung kulay dilaw na dates, no? Na kapag kinagat mong ganyan, parang meron siyang pakla-pakla pa, no? Kung wala tayong matagpuan, ay datiles na hinog, yung normal na dates na kinakain natin, no? Minsan yung iba nasa vacuum pack pa, no? At kung wala siyang matagpuan, sumipsip o lumagok na lamang ng tubig. Ito ang ginamit ng katibayan ng ating butihin siya, no? Sabi nga, kung pinapayagan ni Propeta Muhammad SAW na ang paglalagot natin, ang pag-aayon, ang pag-iftar natin, kailangan, no, sabihin natin na ang hiling niya sa atin, tayo ay kumain ng manibalang na datiles at ayon nga sa mga ulat na ito yung paborito niya. No? Kung wala naman yung hinog na dates, kung wala naman ay sumisip na lang ng tubig. Ito ay mashallah tabarakallah, no? May hikma sa hadith na ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero kung napunta ka dun sa lugar na wala naman dates, yung sabihin, no, mali yung fasting mo kasi hindi ka kumain ng dates kasi requirements yun, subhanallah, no? Kaya dito makita natin kahit walang dates, pwede kang maglagot ng ayun, no? At sabi nga, di ba, ng mga pukaha, kung halimbawa, no, ito binanggit din ni Sheikh Muhammad Mukhtar Shankiti, rahmahullah, o hafidahullah sa atin na kung halimbawa wala tayong matagpuan na pagkain, tubig, dahil tayo halimbawa ay nasa lugar, nasa paglalakbay, nagmamaneho tayo, tapos narinig natin yung adan, di ba? Tapusin natin sa ating intensyon. No, sabi pa ng iba, lumulok tayo ng laway, tapos dito ay tinatapos natin yung pag-aayuno. No? Kita nyo yung turo ng Islam, no? Subhanallah, no? Sabi ng Propeta Muhammad SAW, magtapos tayo kahit sa pagsipsip ng tubig kung wala tayong makita mga datiles. Ito ay mashallah tabarakallah, napaka-praktikal, no, ng Islam. No? Ito ay bagay kung saan, sabihin natin, ang mga Muslim ay nakakalat sa iba't ibang sulok ng mundo, hindi naman lahat ng lugar ng Muslim ay naaabutan o napapadalhan ng mga datiles. Bagkos hindi, di ba? Sabi natin, subhanallah. 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 Ayon sa ating butihin siya, kung ang isa ay walang pagkain, no? Kung ang isa ay walang pagkain o wala siyang makain, o kaya ay meron siyang pagkain, ngunit ayaw niya kumain kasi halimbawa sabi, bago matulog, kumain na. Busog, no? Anong gagawin? Sisip-sip na lamang ng tubig. Iinom ng tubig. Sabi nga natin, kung may kakayahan kumain, halimbawa lang ng ilang datiles, kung wala naman talaga, tubig lang ang nakita, o kaya pagbukas ng rep, talagang walang laman, no? Miski na marra, no? Sabi natin daw wala pang sweldo, no? Lalo ngayon sabi natin lockdown, no? Hindi natin alam kung susweldo pa o hindi na. So darating ang Ramadan, wala tayong pagkain sa rep. Ano gagawin natin? Kahit uminom na lang tayo ng Zamzam, inshallah, no? Ito ay mapabilang din sa gawaing sunna ayon sa ating butihing Sheikh Sheikh Salih Taymin rahimahullah. At ang patwa niya na ito ay naitala mula sa patawa Nurul Abdar, no? Subhanallah, no? Ito ay nakakompile. Subhanallah, no? Sumunod na tanong ng ang mga kamusliman, no? Sabi nila, inshallah, no? Sabi natin, ito ang huling tanong, no? Ang sahur ba ay condition upang ang pag-aayuno maging tama? No? Ito binanggit natin kanina, no? Ang sahur ba ay condition para masabi mo na ang fasting mo ay tama? No? Kasi baka mamaya meron na naman mga faqih, no? Mga fukaha, no? No? Mashallah, tawarakallah, wa astaghfirullah. O kaya meron mga nagagaling-galinga, no? Mashallah, no? Nakabasa ng konti, ito ang sabi sa atin ni Imam Al-Albani, no? Yung kahirapan sa kabataan ngayon, no? Nakabasa lang ng konti,
palagay nila sa kanila, alam na nila lahat. Kaya iwasan natin itong bagay na ito. Ayon kay Imam Al-Albani, no? Sabi natin, ang pagtahak sa pagkuha ng kaalaman ay napakalaki. At ayon nga sa hadith, naulad din ni Imam Al-Albani, na ito ay mula sa iyong pagkatapos mong ipanganak hanggang sa iyong patungong libingan. Sabi sa ibang ulat, na hanapin mga kaalaman kahit ito ay maglakbay ka patungo pa ng China o China. So, layo, no? So, mahaba ang lakbay ng pagkuha ng kaalaman. Pero subhanallah, meron mga sa atin, no? Subhanallah, no? Nakabasa ng konti, nakarinig ng konti, parang siya na ang, ano, mashallah, pinakamala. Ito iwasan natin, ayon kay Imam Al-Albani, rahmahullah. No? Tatanungin mo, uy, hindi ka nagsahur, mali ang fasting. Uy, hindi ka nagsahur, hindi tanggap ang fasting mo. No? Sabi, hindi ka nagsahur, naku, mali yan. Subhanallah. Ingat tayo, no? La yakdahu bi qawli illa ladayha raqibun atid. Mag-ingat kayo dahil bawat satsat na lalabas na salita sa inyong bibig ay merong nakahandang itala. Kung ano man yun yung sinasabi, pag-ingatan nyo, no? Ngayon, tinanong to, itong tanong na to, yung sahur ba kondisyon para ang pag-aayuno ay tama? No? Kanino pinarating itong tanong na to? Walang iba sa ating Samahaus Sheikh, no? Al-Lama, Sheikh bin Bas, rahimahullah wa ta'ala. Pinarating itong tanong na to kay Sheikh bin Bas, rahimahullah, no? Sabi na ni Sheikh bin Bas, rahimahullah, as-sahur laysa syurutan fil sahatul siyam. Sabi niya, ayon kay Sheikh bin Bas, kahabagan nawa siya ni Allah, Sheikh bin Bas po, ang dating mufti ng Saudi Arabia, siya ang pinakapunong guro, no? Patnugot ng mga scholar ng Islam noon sa kaharian ng Saudi Arabia, no, siya ay buhay pa, no, siya ay mauna, rahimahullah, ayon sa kanya, hindi kondisyon ang sahur para masabi mo na tama yung kanyang ayuno. No? Ulitin natin, sinabi niya, hindi kondisyon para maging tama ang kanyang ayuno. Sabi, hindi kondisyon yun, hindi kasama sa kondisyon, hindi kasama sa syurut. No? Sabi natin, ang syurut para maging tama yung kanyang ayuno, ano ba? Diba? Tinuro ito sa atin. No? Sabi ni Hassan al-Basri, rahmahullah, no? Na isa dito sa kondisyon dito na iwasan natin kung ano man yung makakasira sa'yo sa ayuno. Iwasan yung mga bagay na makakasira sa'yo sa ayuno. Ayaw kay Sheikh bin Bas, hindi ito kondisyon. No? Magsahur ka, hindi ka magsahur, no? Nagfasting ka, basta ikaw ay tumigil ng pagkain, pag-inom, no? Sabi natin, sa pag-ada ng Fajr hanggang paglubog nito, sa iyong ayuno hanggat iniiwasan natin yung mga dapat iwasan sa mga pag-aayuno. Kaya yun sa kanya, hindi ito kondisyon. Naam. Kain na mahuwa mustahab. Ngunit ang gawain ng sahur ayon sa kanya ay kaibig-ibig na gawain sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Likawli ang Nabiyo sallallahu alaihi wasallam dahil dito sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasaharu pa inna fi suhuri baraka. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilang po ito sa atin, mag-agahan kayo dahil sa agahan ay may biyaya. Bagkos ayon sa kanya, hindi ito condition, bagkos ito ay mustahab, kaibig-ibig na gawain sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, yung pagkain na agahan bago magsimula ng ayuno. Kaya hindi ito condition ayon sa ating mufti, Sheikh bin Bas, rahimahullahu wa ta'ala. At ito ay na-compile din sa kanyang aklat ng Patawa bin Bas, rahimahullahu wa ta'ala. Inshallah, lagutin natin dito, bidillahi kung tayo pahintulutan pa ni Allah, dutungan natin buhay, bigyan tayo ng lakas at panahon, no? Ay inshallah dudutungan natin ang pagtalakay nito biidnillahi ta'ala at tayo tatalakay sa paksa ng iftar pagkatapos ng ayuno inshallah pagkatapos nung tayo itutungo naman sa salat at tarawih biidnillahi ta'ala dahil ito sasabihin natin inshallah subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sana walang kapintasan ng katastasan sa kanya ako humihingi ng kapatawaran mula sa aking pagkukulang at kasalanan kayo mga kapatid ko sa Islam babae man o lalaki minumungkahi ko sa inyo at hinihiling ko sa inyo, hinihikayat ko kayo na magbalik loob kayo kay Allah dahil siya magpatawad ang mahabagin. O salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawa ang kapayapaan ng kanyang at kanyang biyaya ay sumainyo. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun.